So welcome again sa ating YouTube channel. So ipapakita po namin sa inyo ngayon ang aming ginagawa kanina, dahil 29 days na ngayon ang aking bulaklak na mangga namin. So nagsasagawa na kami ng pagyugyog sa aming mga bulaklak. So 29 days pa lang ating mga butil, pero nagsasagawa na ako ng pagyugyog sa kanila kasi araw-araw umuulan dito sa amin. So ito ang ginagawa ko para mapanatili na malinis, no, ang mga bulaklak natin. Yan, kahit 29 days pa lang nag-umpisa na akong magyugyog. Pero ang iba, nagyugyog sila mga 32 days or 33 days nagyugyog sila. So ako, pagka 33 days, yugyugin ko yan ulit. So yan ay ginagawa ko lang yan kasi ayaw ko na maipon yung tubig ulan dyan sa mga dry na mga bulaklak. So at isa pa na dahilan upang hindi po sila paninirahan ng mga insekto tulad ng mingo hoppers. So kasi may nakikita na ako ng mga hoppers na gumagapang sa mga tangkay ng bulaklak natin. So kailangan na maitaboy natin sila at kailangan na wala sila talagang mapamamahayan dyan tulad ng mga nabubulok na mga bulaklak natin. Ito talaga ang ginagawa ko kapag maulan ang panahon para makapagpalabas ako kahit paano ng magandang fruit setting sa ating mangga. So ipapakita ko ito sa inyo pagka lipas ng isang linggo. Makikita na talaga ito kung successful ba ang pagpapalabas ko sa mga butil na ito. So 29 days pa lang yan. So may posibilidad pa na makuhulog yung ibang mga butil dito. So malalaman natin yan pagka mga 36 days na. So ipapakita ko yan sa inyo, update ko sa inyo. So sana mag-abang-abang lang kayo sa sunod kong mga video na gagawin. So medyo marami-rami din itong mga puno na ito, kaso lang mga medyo maliit lang ang mga puno na ito dito sa amin. So bali yung harvest nito, kung ibibigay sa atin, so bali yung harvest nito mga January 25 or 24. So tamang-tama yan sa para sa pang New Year na mangga natin. So pagdating ng December 31, hinog na po ang mangga natin na ito. So abang-abang lang kayo mga bossing sa susunod kong gagawin, kasi mga 32 days mag-i-spray na ako dito. So ipapakita ko sa inyo kung anong gagamitin ko dito na mga gamot sa 32 days. So ayan, medyo malinis na ang ating mga bulaklak. Yan, kasi nahulog na mga dry na mga bulaklak natin, mga maiitim na mga bulaklak. Diyan kasi na naninirahan yung mga mingo hoppers, no? Mga second generation ng mga mingo hoppers. Diyan sila nagtatago sa mga dry na bulaklak natin. So kung hindi natin sila magambala, patuloy na sumisip-sip sila sa mga tangkay ng mangga natin, at yan ang magiging dahilan na malalaglag yung mga butil na maliliit, no? Na sana magiging maganda pa ang mga fruit setting natin. So ito kasi nagambala na sila, medyo mag-stop sila muna sa pagkakain sa ating mga tangkay, at saka mag-i-spray na tayo pagkalipas ng 2 araw. So ayan na, dahil nakatapos na tayo mag yugyog, medyo malinis na tingnan yung mga bulaklak. Ayan, hindi tulad kanina na hindi pa kami nakapag yugyog, parang ang itim na tingnan ng mga bulaklak. So delikado yan kapag umulan, so mas stuck dyan ng tubig ulan, at yan pa ang magiging dahilan na yung mga butil natin malalaglag yan, kasi na-stuck yung tubig ulan dyan sa mga bulaklak na mga patay na mga bulaklak. So yan, medyo malinis na. So expect natin na magde-develop na yan mga butil na natira. So ang iba malalaglag pa yan, pero okay lang kasi marami pa naman tayo mga butil. So kahit 2-3, okay na yan,
bawat tangkay. Importante, sigurado na na may butil na talaga tayo. So mahirap kapag sa 30 days, 29 days na itim na yung mga tangkay natin. Pero pag ganito na medyo puti pa, okay lang yan.